Sona, dito na tayo sa lamesa at gagawa tayo ng pattern ng pajama for kids. Na-request ng isa sa ating mga subscriber na si Ate Mitch Salazar. At ang gagawin natin for this video is tatlong pattern. Nakagroup sa tatlong pattern. Isang pattern ay para sa 1 to 2 years old. Pangalawang pattern ay para sa 3 to 4 years old. Tsaka yung pangatlong pattern is 5 to 6 years old. Ayan. Okay, umpisan muna natin gawin yung 1 to 2 years old. So, ang gagawin mo lang, kukuha ka ng pattern paper, kahit anong paper pwede, kahit manila paper, kahit dyaryo, okay lang. At ipo-fold natin sa gitna. Ayan. So, after natin ma-fold sa gitna, maglalagay tayo na border lines like that. And susukat tayo mula dito sa border lines ng haba ng ating pajama na gagawin. Okay, yung haba is 18 inches. Nakikita ba sa camera? 18 inches ito ha. 18 inches. 18 inches. Yan. Tapos, lalagyan natin ng linya ang 18 inches na yan. Okay? Ito yung haba niya ha. Ayan. So, tapos dito sa banda dito, mag-extend tayo ng another 1.5. 1.5. Ayan. Okay, itong 1.5 para sa hemming to ah. Pero hanggang dito lang yung talaga yung haba ng pajama dito. Okay, so ang sukat dito doon sa leg opening is 6¾. Ayan. Okay, nakikita. So, 6¾. So, ito yung 6¾. Doon siya papatak. Tapos, kukunin na natin yung crotch depth, which is 9 inches. Okay? So, ang crotch depth natin is 9 inches. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng line. And then, kukunin natin yung luwang ng hip. Okay, yung hip ng bata, or yung hip nito is, sukat ka ng 7¼ pala para sa hip, okay? Dito yan. So, susukat ka mula dito. 7¼ yan. 7¼. Tapos 7¼ again. Tapos lalagyan mo ng line. Okay? So, ito na yung luwang ng hip. And then, kukunin natin yung crotch. Magsusukat ka mula dito sa pinaka-corner ng 1.5. Okay? 1.5. Ito yung 1.5. So, susukatin natin dito yung 1.5 from there. Oh, di ba? Tapos, ayan. So, syempre, hindi mawawala yung ating curve. Lalagyan natin ang curve yun dito. Ayan. Kung wala kang curve, pwede kang gumawa ng curve. Okay, ayan siya. So, nakagawa na tayo ng curve. And then, mula dito sa point, dito sa dulo, iko-connect mo lang yung sinukat natin kanina. Okay? Iko-connect mo lang dito yan. Okay. Tsaka yung crotch niya, ayan na siya. Pati yung front and back. Yan na rin. Wala siyang front, wala siyang back. Vice versa siya. Kasi pambata ito. 1, 2 years old. Ayan. So,
Yan yung ating pattern para sa 1 to 2 years old. So, gugupitin na natin yan. So, pag ginupit natin to, ito na yung gugupitin natin. Yung line na yan. Wala na tayong idadagdag na sewing allowance kasi nilagay ko na dito yung sewing allowance. So, yan. Ito na yung pattern natin para sa 1 to 2 years old. O, bubukahin mo lang yan. So, dito yung para sa garter. So, pag gumamit ka ng garter, ganito lang kaliit na garter. Siguro nagsusukat lang ng... Ano ba yung sukat nito? 1 centimeter. So, nagsusukat lang ng 1 cm ang ganito kanipis na garter. Kasi sa mga bata, hindi pwede yung masyadong magiting yung garter. Tsaka dito na ibabalot mismo sa tela. Kapag tinatahi mo na yan, dito na mismo ibabalot yung garter. Ito na mismo. Sa tela na mismo yon. Okay? Nakakalculate na rin dito. Nakalagay na rin dito, nilagay ko na rin yung para sa garter. So kapag ginawa mo yung pattern as it is, ito na yun, wala ka nang idadagdag. So next, gagawin natin yung 3 to 4 years old na pattern naman. So another pattern paper is to fold natin sa gitna. Maglalagay tayo ng lines dito. Ano na naman yung line? Okay. So ang haba ng kukunin na natin yung haba, which is 21 inches. Ayan, yung 21. Nakikita ba? Ayan. 21 inches. Ayan, susukat na tayo ng 21. Ayan. So, tapos, lalagyan ng linya ang 21. Okay. Tapos, again, magdadagdag tayo ng para hemming, which is 1.5. Matik na yan, sa hemming, 1.5. Depende sa pakain nyo sa ano, sa hemming. Kasi minsan, or minsan naman, nilalagay na lang na 1 inch ang hemming. So, depende. Sabi ko naman sa inyo, depende kung ilan yung pakain nyo doon sa hemming, kung ilan yung pagtutupinin nyo. Pero dito, para sa demonstration, nilagyan ko ng 1.5. Okay, so, ang leg opening natin is for 3 to 4 year old, 7 3/4. Sa leg, dito natin ilalagay yon dito sa second line. Okay, 7 3/4. Ito siya, ha? Medyo madilim lang kasi gabi na. Okay, so 7 3/4, ilalagay na natin dito. Ayun ang point ng 7 3/4. Kukunin na natin yung crotch depth. Okay? Hindi nawawala yan. So, ang crotch depth naman ng ating 3 to 4 year old is 9.5. So, 9.5. 9.5. Okay? 9.5 din. Tapos, ilalign mo lang siya dito. Straight line like that. So, ito yung crotch depth natin. Tapos, yung sa hip. So, ang luwang ng hip para dito is 7 3/4. Ayan. So, 7 3/4. Ayan. So, ilalagay din natin dito ang 7 3/4. Ayan. So, tapos, lalagay mo ng line, straight line. Oh, ayan. So, kukunin na natin yung curve dito. So, magsusukat tayo ng mula dito sa corner ng 1 3/4. Okay, so, ito yung 1 3/4, ha. So, susukat tayo dito, mula dito. Ayan, ito yung 1 3/4. Again, hindi nawawala yung ating magic na curve. So, kung wala kayong ganito na curve, ako ginawa ko lang din to. Mula doon sa mga cover na mga folder. So,
i-fry natin siyang ganon. Kailangan smooth siya. Wala siyang kanto-kanto, okay? So, after that, i-coconnect lang natin ito. There. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. So, nakunnect na natin nyo. So, ayan. Okay. Kung gusto nyo medyo carved, gumamit kayo ng ganito. Yung ruler siya na medyo carved. Pwede mo siyang ipang-line dito. Dito sa may inseam. Sa inseam ng ating panjama. Okay? Ayun, o. Oh, gugupitin na natin yan. As it is, wala ka nang idadagdag. Kasi, nilagay ko na dito yung para sa garter. Kasi maliit lang naman yung garter na ginagamit dito, yung pinakita ko kanina. So ito, lalabelan natin ng 3 to 4 years old. 3 to 4 years old. Yan. So ito yung pattern natin sa 3 to 4 years old. Ang next natin gagawin naman is yung 5 to 6 years old. So ang 5 to 6 years old natin, mga kapatid, medyo complicated na, ha? Kasi magkakaroon na ng front and back then. I-fold natin yung paper like this. Edit na. Taas. And then kukunin na natin yung haba na naman, which is 25 inches ang ilalagay natin. 25 inches. Nagkikita ba? Ayan o, 25 inches. So, mula dito, hanggang doon sa haba. So, ayan. So, dito pumuntak yung 25 inches, ha? Ayan, dyan pumatak yon. So, hanggang dito yung 25 inches dito. So, ilalagay na natin yung para sa hemming, which is 1.5. Matik na yan, basta ano, 1.5 yung lalagay natin. Okay, para sa hemming yon. Ito yung allowance. Okay, pero hanggang dito lang talaga yung haba niya, ha? Hanggang dito. Kaya pag nag-hemming kayo, automatic ito, para sa hemming na yan. Okay, so ilalagay na natin yung leg opening, which is 7 inches. So, ilalagay na natin yung 7 inches dito. Yan. So, nakapaglagay na tayo ng 7 inches para sa leg opening. And then, yung crotch depth natin is 10 inches. So, magsusukat tayo ng 10 inches. 10 inches. And then, dito, 10 inches din. Yan. Okay. So, tapos lalagay natin ng line. So, para sa hip, magsusukat tayo ng 7.5. Okay, mag 7.5 tayo dito. 7.5. 7.5. And then, guguhitan mo lang siya. Ayun. Okay, so maglalagay tayo ng para sa crotch, which is magsusukat tayo ng 2 inches dito, mula dito sa pinaka corner, 2 inches. So maglalagay tayo ng 2 inches like that. Inches. Okay, magka-carve na naman ulit tayo like this. Okay. Oh, yan. Iko-connect na naman ulit natin ito doon. Yung sa ginawa nating 7 inches dito. Eh, dito. Ayan, dito natin i-coconnect. So, connect natin yan. Okay. Tapos, lagyan ng pasipa. Hmm. Ok.
Okay, nakapasipa siya doon. And then after that, syempre ito, medyo lalagyan mo lang konting pa-carve using this ruler. Konting-konti lang naman. So, ganyan lang. Okay. And then, after that, lalagyan mo ng para sa back. Okay? Yung back naman, susukat ka lang dito ng half inch. So, maglalagay ka lang ng half inch dito na allowance para sa back, which is maglalagay ka ng lines dito. No. Ito para sa front. Yung ito, itong unang guhit sa front. Itong sa pangalawang guhit, itong para sa back. So, maglaline ka lang muna dito. Ilaline mo lang muna yan. Hanggang dito. Pero, ilagpas mo sa guhit na to. Kailangan nakalagpas ka dun. So, maglalagpas ka dito ng at least mga 3/4. 3/4. Okay? So, ayun. So, after mong nalagpasan ng 3/4 yun, kukonek mo lang siya dito niyan. Ayan. Ayun. So, ikonek ko. Ito para sa back to eh. Ito para sa back. To para sa front yan. Ngayon, maglalagay ka ng 1 inch dito. Magsusukat ka ng 1 inch para sa back dito. Mula dito, magsusukat ka ng 1 inch. Ayun. So, ayun ang 1 inch ha. Tapos, lalagyan mo ng carve yan dito. Oh, ayun ha. So, yun ang para sa back. And then, susukat ka ng 3/4 from here. Tapos, halimbawa, ito. Ayan, susukat ka ng mga 3/4 dyan. Tapos, 3/4 din dito. Tapos, 3/4 lahat dyan. Dito, tsaka dito. 3/4. Ay, sorry. Oh my God. Ayan. Kukunin ko. Ayan. Sorry, nagulo yung camera ko. So, magsusukat ka ng 3/4 dyan. 3/4 dito, 3/4. Lahat dyan dito, 3/4. Tapos, i-coconnect mo lang siya dito using this ruler na medyo carved na ruler. I-coconnect mo lang siya doon sa point na yon dito. So, so, ayan na siya. Ayan. So, ang unang gugupitin natin yan, dito tayo magugupit yan sa back. Yan ang unang gugupitin natin. Yan, yung back na yan. So after nating magupitan yung sabak, ibubuka natin. So ibubuka mo yan. Ngayon gugupitin mo naman itong kabila na to, yung lines para sa front. Para maging front itong kabila, yung kabila maging back. Okay? So, tinanggal na natin yung unwanted. So, ito yung magiging front. Ito yung magiging front.
Tapos, ito naman yung magiging para sa back. Okay. Yan. Ayan, oh. Kapag finold mo yan, yan ang magiging kalalabasan. 5 to 6 years old na to eh. 5 to 6 years old. Ayan. So, 5 to 6 years old na to. Kaya, meron ng indication para sa front at meron na rin indication para sa back. Hindi katulad nung naunang ginawa natin, yung 1 to 2 years old, tsaka yung 3 to 4 years old, walang back and front yun. Kahit na baliktaran, okay lang. Ayan, thank you for watching. If you want more videos like this from Madam Lots, don't forget to subscribe to my channel and click the bell notification para lagi kayong updated at i-share nyo na rin ito para sa inyong mga kaibigan, okay? At kung meron pa kayong gustong malaman, i-comment nyo lang yan down below para ma-feature natin yan in our next video, okay? Thank you for watching.